What's up guys? Welcome to my YouTube channel, Ain Kun. For today's video, pag-uusapan natin ang top 6 common mistakes na dapat nyong iwasan kung gusto nyong lumakas ng mabilis sa Ni No Kuni Cross Worlds. Lahat yung pag-uusapan natin, kaya ano pang hinihintay nyo? Let's go! Una sa lahat guys, na mga dapat nyong iwasan sa Ni No Kuni ay yung ipasa yung mga enhancements, pakita ko sa inyo, ay ipasa yung mga enhancements, upgrades, levels, awakens, or what sa bago nyong weapon. Ang gawin nyo guys, kung nasan, kunwari, meron kayong luma, diba, na 3-star kunwari or 4-star, tapos nagkaroon kayo ng bagong 5-star, no? Huwag nyong ilipat yung stats ng weapon nyo sa bago nyong weapon. Ang gawin nyo, itabi nyo lang yon, kasi magagamit nyo yung weapon na yon sa late game guys. Okay, kakailanganin nyo ng mga maraming weapon sa late game, no? Kasi sa late game, doon kayo magkakaroon ng multiple decks sa bawat element. Okay? Kaya mas mabuting itago nyo na lang para magamit nyo siya sa late game guys. Lalo na kung mataas na yung level, enhancement, and awakening. Okay? Yun ang isa sa mga kamalian na ginagawa ng mga players kapag nagkakaroon sila ng bagong weapon na mas mataas tulad ng dati nilang weapon. No? So, iiwasan nyo yung mga ganong bagay guys. Itabi nyo lang siya. I-lock nyo, no? Kung hindi nyo pa alam kung paano mag-lock, guys, ganito lang po. I-click nyo yung weapon na gusto nyong i-lock. Okay? Punta kayo sa bag nyo. I-click nyo lang yung weapon na gusto nyong i-lock. Tapos, dito sa may katabi netong source, ayan, merong lock dyan na naka-icon. I-click nyo lang siya, guys, and then malalock na yung weapon na yon. Applicable din siya, guys, sa mga armors, accessories, and sa iba pa. Okay? Yun ang isang dapat nyong iwasan. Pangalawa, ay masyado nyong ginagastos yung terrate nyo sa pagkakraft. Okay? Dapat, kapag meron na kayong decenting weapon or armor, medyo mag-lilo na kayo sa pagkakraft ng mga armors and weapons. Kasi ang makukuha nyo lang dyan guys ay mga 1-star, 2-star, madalang lang kayo makakuha ng 3-star pataas. Okay? So, mas mabuti nyong gawin, yung mga terrate nyo, ipunin nyo and i-focus nyo na lang siya sa pag-upgrade ng inyong mga weapons and armors. Okay? Para hindi siya masayang guys. And mas okay sana, no? Okay lang yun kung early game. Siyempre, sa una pa lang, pag una nyong laro dito, talagang siyempre, kailangan nyo ng weapon, kailangan nyo ng armor. So, talagang mapapagastos talaga kayo sa pagkakraft ng mga weapons and armors nyo. Pero kapag meron na kayong decenting armor and weapon, pwede nyo na siyang tigilan and i-focus nyo na lang yung terrate nyo sa pag-upgrade, no? Kung gusto nyo naman ipa-level, mag-varnish na lang kayo or what, basta i-save nyo yung terrate nyo sa pag-upgrade. Dahil ako guys, personal experience ko po, nahihirapan akong kumuha ng terrate dito sa Ni No Kuni Cross Worlds guys. Meron akong madaming gusto sanang ipa-upgrade, kaso nga lang hindi pwede. Dahil ako po ay nagkukulang sa terrate ngayon. Okay, kung makikita nyo guys, ang terrate ko ay 49 lang. No? So talagang mahirap siyang makuha dito. Yun ang pangalawang dapat nyong iwasan, lalo na sa mga bagong players guys or magsisimula pa lang na maglaro dito sa Ni No Kuni. Okay? Pangatlo guys, huwag nyong gagastusin lahat ng diamonds nyo sa gacha. Okay? Kung hindi nyo alam yung gacha dito sa game, punta lang po kayo sa may menu, shop, and then summon guys. Okay? Dito nyo pwedeng gastusin yung mga diamonds nyo and makakakuha kayo ng mga 4-star equipments, familiars, and mga costumes na magaganda. No? So ako, sinasabi ko sa iyo or i-recommend ko sa inyo guys
na iwasan nyo po gastusin lahat ng diamonds nyo dito sa mga pagsusumon or pagpa-participate dito sa gacha, no? Kasi ito pong mga gacha na to, guys, ay meron lang siyang chances, no? Chances lang po siya. Hindi po siya 100% na makukuha nyo kapag nag-roll po kayo or nag-summon po kayo. Okay? Chances lang po yun. Again, hindi po sigurado na makakakukuha kayo ng mga 4-star, mga rare, no? So, mas maganda pa rin kung meron kayong assurance sa mga bagay na kukunin nyo dito sa Nino Kuni. Lalo na at sobrang rare lang po makakuha ng diamonds dito sa game. Okay? Huwag nyo pong itry na talagang simutin lahat. Sa early game, siguro guys, pwede nyo siyang itry. Pwede kayo mag-summon sa early game. Pero please, huwag nyo pong gagawin na uubusin nyo po lahat ng diamonds nyo para dyan, para lang po doon. Okay? Kasi kapag kunwari, meron naman na kayong mga decent equipments, weapons, familiars, doon na lang po kayo mag-focus, mag-hatch na lang kayo ng mga familiars, mag-upgrade na lang kayo ng mga equipment para hindi sayang yung inyong mga diamonds. Gamitin nyo na lang siya, guys, sa mas practical na paraan. Okay? Pang-apat, guys, ay yung about sa gems and toys. Okay? Marami po sa mga players ang hindi masyadong iniisip, no, yung mga gems, toys, no. So para sa akin, guys, sobrang mahalaga ang gems and toys, no. Sa gems, kasi guys, meron siyang dagdag stats sa inyo mismo, no. So meron, pwede kayong madagdagan ng HP, attack, crit, no. And sobrang dali lang po siyang i-farm. Mapa-farm nyo po siya AFK mode or AI mode sa Chaos Field. Basta titignan nyo lang po yung mga loots, no? Kapag titignan nyo yung loots, guys, punta lang po kayo sa Challenge, Chaos Field, pindutin nyo po yung Ancient Ruins, and then makikita nyo po sa mga mobs yung kanilang mga drops. Ito, katulad naman ito, mga to, may mga 3-star na drops ng gems, no? So, dyan po kayo makakahanap or makakakuha ng mga gems. Again, ang mga gems po ay hindi rare. Sobrang dali lang po niyang makuha dito sa game. Okay? Next naman po ay yung toys. Ang toys po, guys, ay sobrang mahalaga lalo na sa mga familiars nyo, guys. Ang mga toys po, guys, no, ay makakapagbigay sila ng mga HP, attack, at kung ano-ano pa sa inyong mga familiars. Ang familiar kasi, guys, yan ay isa sa mga makakatulong sa inyo para sa pagpa-farm, pagbo-boss hunt, field boss, world boss, at kung ano-ano pa, guys. PvP, lalo sa PvP, guys, malaki ang natutulong ng mga familiars. Yan ang magiging support nyo sa mga laban nyo. So, dapat ang mga familiars nyo, guys, ay maging malakas din para, syempre, ay makatulong sila sa inyo, no? So, yun ang mga isa sa mga pagkakamali ng mga players dito sa Nino Kuni, guys. Hindi nila masyadong pinagtutuunan ng pansin yung mga gems and mga toys dito sa game. Okay? Next naman, guys, sa mga dapat nyong iwasan na magawa ay yung pag-spend ng familiar adventure ticket agad-agad nang hindi man lang iniisip. Yung mga magiging rewards, XP, consequences, loots na makukuha nyo, no? So, meron akong ginawa, guys, na video about dito. Familiar Adventure Guide. Ililink ko siya sa description below para sa mga gustong manood, para sa mga gustong malaman kung ano ba yung mga dapat gawin kapag nasa Familiar Adventure kayo, no? Doon ko lahat sinabi kung paano nyo mamamaximize ang rewards at XP sa Familiar Adventure. Ilalagay ko siya, guys, sa description below. And para malinawan kayo sa mga Familiar Adventure, guys. Okay? Again, huwag nyo siyang basta-bastang gastusin yung mga tickets nyo
sa familiar adventure. Para malaman nyo yung deep knowledge about sa mga ganyang bagay, panoorin nyo na lang siya dyan sa video natin sa description sa baba, guys. Okay? Next ay yung pagkakaroon ng walang multiple decks. Okay? Ako, guys, para sa akin, guilty ako dito kasi dalawa lang ang deck ko, guys. No? Dalawa lang po ang deck ko. Guilty po ako dito. Inaamin ko po yun, guys. Dahil meron po akong rason dyan. Dahil need ko pa po kasi, guys, ng mga maraming familiars, maraming weapons at iba pa para magawa yun. Huwag muna kayo mag-alala, guys. Pang late game po yung mechanics ng deck, no? Pang late game po siya, guys. If bago ka pa lang sa laro, no need na magkaroon ng ganto. Pag late game na, dun yun na lang siya iintindihin or aasikasuhin, guys. Okay? Ngayon, sa ngayon, guys, kung bago ka pa lang, i-enjoy mo yung laro. Enjoyin mo yung mga magiging kaibigan mo dito. Enjoyin mo yung magiging mga future mechanics ng game. No, para sa mga mahihilig sa MMORPG dyan, enjoyin nyo lang yung game sa ngayon. Huwag nyo munang iisipin yung mga multiple decks na yan. Sinabi ko lang yung isa sa mga yon para magkaroon kayo ng idea na dapat magkaroon kayo ng multiple decks in the future, lalo na sa late game, guys. Okay? So ngayon, ano ba ang purpose, no, ng multiple decks? Ngayon, pagkakaroon ka ng multiple decks, guys, magkakaroon ka ng mga decks sa iba't ibang klase ng element, no? Meron kang pang fire deck, meron kang pang plant or yung water, meron kang mga dark or light na deck. Makakatulong yun, guys, para sa mga PvP, boss raids, field boss, yung mga world boss at iba pa, guys. Dahil mas magiging concentrated ang element or yung stats nyo para sa specific na element na bubuin nyo sa mga deck nyo, no? So, mas maganda yon, guys, kung may mga ganyan kayo sa late game. Sa ngayon, guys, enjoy nyo lang muna yung laro. Huwag kayong munang magpapadala sa mga mapipressure sa mga ganong bagay, no? Kasi, syempre, sa pag-una ka pa lang, pagbago ka pa lang, enjoyin mo lang yung laro. Magkaroon ka ng mga kaibigan dito sa loob mismo ng laro, no? So, ayun, guys, ang isa sa mga dapat nyong gawin in the future, no? And yun din yung isa sa mga hindi ginagawa ng pag mga late game na, no? So, yun po ang anim na mga common mistakes na dapat nyong iwasan pag maglalaro kayo ng Ni No Kuni Crossworlds, guys. Kapag sinundan nyo yung mga tips ko about sa mga ganong bagay, panigurado, guys, mapapabilis ang inyong progress dito sa game. Mas lalakas kayo ng mabilis dito, guys. Okay? So, that's it for today's video. Kung natulungan kita sa video na to, please hit the subscribe button para maging updated ka sa mga future tips and guide na i-upload ko, no? Maraming salamat sa panonood. Goodbye and peace.